Hi guys, in today's video, subukan natin mag-react sa flexible dentures. These are dentures na unilateral or bilateral. So tignan natin guys yung video na nakuha ko sa TikTok and sa IG, sa Instagram. Subukan natin mag-react sa mga videos na ginawa ng some dentists. Tara guys! Let's go. Okay, tingnan natin tong video na to. This is a dental partial. Partials are used to replace missing teeth. They improve the appearance and function of a person's smile. Remember when you said it doesn't get better than this? This is a dental partial. Partials are used to Okay guys, in this video, pinapakita niya ng video na to is yung different kinds of flexible dentures. Meron tinatawag kaming unilateral or bilateral. Pag sinabi mong unilateral, one side lang. Pag bilateral, nagcro-cross siya sa midline ng ngipin. So, flexible denture to guys. Hindi to ordinary dentures, okay? At saka nabibend to. So, mas mahal to kaysa dun sa mga ordinary dentures na nakikita natin sa market. So, kung gusto nyo paggawang ganitong klaseng dentures, kailangan nyo mag-invest kasi may kamahalan to guys. So, una natin, yung unang pinakita niya is ito, you call it bilateral. Bilateral dahil left and right yung nawawalang ngipin niya. So, pag nilagay mo, ito, isang buto, nagcro-cross to sa midline ng lingual side. So, kita nyo guys, pag nilagay niya, ayun. Karamihan guys, pag nilagay ito sa ngipin, may clicking sound. Parang nag-click-click siya, no? And pinapress nung dentist. Tapos, pag napress na, yun. Bilateral yun. So, left and right. Okay, so meron din naman tinatawag nating other kinds of dentures na tinatawag nating, yan, ito yung sa end product pala ng bilateral dentures. Ito naman tinatawag nating unilateral, sabihin isang ngipin lang yung nawawala. So, sa ganitong kaso, pwede kang gumawa ng fixed bridge, you can do the Maryland bridge, pero kung ayaw mong pa i-trim yung ngipin, ayaw mong mag-invest by trimming the tooth itself, pwede naman removable denture, pwede kang gumawa ng unilateral flexible dentures. Mas maganda ito dahil mas kapit. So, tingnan natin paano niya ginawa. Ayan, yan yung isang ngipin na nabunutan. Tapos, karamihan sinusukatan. And then, ang difference nito, pag ginawa yung flexible dentures, hindi ho kasi yan dumidikit diretso sa ngipin. So, kailangan niya maglagay ng mechanical undercut. So, binubutasan yung pontic, yung ngipin sa side para magkaroon ng lock. Like kagaya sa picture na to, merong butas yung ngipin, left and right. Tapos, yun, wina-wax, tapos niluluto to. Hindi na pinakita guys dito yung pagluto. So, yung end product, ganito. Tapos, pag nilagay, yung flexible, yan, ito flexible denture, yan.
kiklip-on lang siya. Para lang siyang clip-on. Alright? Very yan na siya. Very madali lang gawin. At very convenience. Ito without trimming the whole tooth, no? Wala nang trimming. Wala ka nang didikit. Okay, next is tinatawag natin. Ito, this is a bilateral dentures. Ibig sabihin bilaterals, left and right, ang nawawala ng ngipin. Ang ginawa nila dito is nag-construct siya ng bilateral flexible dentures. Although pwede ka rin gumawa ng fixed bridges, pero you need to invest pag gumawa ka ng fixed bridges. Kasi you need to make a tooth prep left and right. No? So, ang ginawa ng pasyente is more on flexible dentures na lang. So, isa to sa mga option, guys. Kung ayaw nyong i-trim yung ngipin nyo, so, flexible dentures pwede. Okay? So, the same process. This is a flexible dentures. Hindi ko siya ordinary. Pag ordinary dentures, hindi mo mabibend. At saka pag nilagay sa ngipin, may clicking sound niya, no? So, yan. That's the bilateral flexible dentures. Okay? Alright, tapos yun, you need to click. Kailangan mo i-click yan eh. May clicking sound yan eh. Tapos, yun yung end product. Now, ang common na problema dyan is, minsan kasi pag bilateral yung case, like kagaya nito, ang nagiging problema namin is mahirap siya ipasok. So, dapat well-trained yung dentist na magagawa nito at marami siyang cases ng ganito na ginagawa. Okay, next is ito, unilateral denture din. Pwede mo i-fix bridge pero I think dahil merong depression na gum, I think perfect dito yung unilateral. Although may mga ibang pasyente na walang budget, they invest on the ordinary dentures. Pero mas maganda kung unilateral dentures na flexible lang ilagay mo dito para mas tight. Yan, tingnan natin. Lalagay niya na. And then, pag nilagay niya, of course, ganito yan. It's a flexible dentures. Maliit lang yan. Tapos, ilalagay mo lang siya. Clip on mo lang. Okay? So, yan. Para siyang may humang, ang tawag namin dito, yung left and right side niya, ang tawag namin dito is flexible wing part. Okay, next is another case is, I think, yeah, unilateral pa rin to. Okay, kailangan kasi dentist ang maglalagay yan, hindi pwedeng, This is a dental partial. Ulitin natin. Partials are used to replace missing teeth. They improve the appearance and function of a person's smile. Remember when you said it doesn't get better than this? Only a fool would have let you go. You got into my head. Am I time I'm starting to realize nothing's ever black and white, and I'm caught up in the first night. Now it doesn't feel right. I'll just have to say okay, with that note, gusto ko lang pasalamatan yung mga video na kinuha ko sa IG, no? Sa mga doctors na gumawa nito. Guys, ang flexible dentures is an alternative to guys sa mga fixed bridges, Maryland bridges,
at saka sa mga implants. Alternative siya. Meaning to say, pag wala kang budget, ayaw mo i-trim, ayaw mo maglagay ng implants sa ngipin, then isa ito sa mga pwedeng i-suggest ng mga dentist sa'yo. So, sana may natutunan kayo. Kung meron kayong mga tanong, gustong itanong regarding dentistry, I'm Dr. Marshall. Tara, sulat lang kayo guys sa comment section. See you again. Bye.